Pataas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin, bahagyang bumilis noong nakaraang buwan. Kung ano-ano ang mga nakaambag sa pagbilis ng inflation, alamin sa report ni Soo Jin Kim. Rise and shine, Soo Jin. Kung dating nakakaubos ng 3 buong karne ng baboy ang tinderang si Aiza, ngayong mataas ang bentahan ng baboy, hirap na siyang makaubos kahit isa. Lahat po talaga tumataas. So siguro yung mga tao pong bumibili po ngayon, nagtitipid din po. So, yung iba nagugulay na lang. Pero sabi ni Aiza, tiyaga-tiyaga lang, lalo't kailangang paggulungin ang puhunan. Discarte lang po, tapos tiyaga talaga po, kahit walang tao, gano'n, tiyaga po sa pagtitinda kasi rolling-rolling lang din yung negosyo po namin dito. Ganito rin ang sentimiento ni Mark na 3 taon nang nagbebenta ng arena at tinapay sa maliliit na tindahan. Para sa akin ma'am, mas maganda maggulay na lang kasi dulad nga ng mahal yung mga biliin, syempre, no choice tayo, di na tayo sa mura. Gulay na lang kaysa karne para mas tunstahan siya pa, di ba gano'n? Naiintindihan naman ni Georgia kung bakit tumaas ang presyo ng bilihin dahil sa El Nino. Naiintindihan ko po kasi ako, farmers po yung mga magulang ko. So maiintindihan ko po kung sakali man tumaas dahil din po sa mga gastusin din po ng mga pananim. Sa tingin ko, tama lang na medyo tumaas sila dahil para din po kumita sila kahit papano. Mahirap po din po kasi magtanim. Ngayong buwan ng Abril, naitala ng Philippine Statistics Authority na bumilis ang pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo sa 3.8%, bahagyang tumaas kumpara noong March 2024. Ang pangunahing dahilan ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa 6%, dahil sumipa ang presyo ng gulay tulad ng sibuyas at kamatis. Yung sa onion, nakita na may bahagyang pagtaas nitong Abril. While compared natin last year, kasi mataas talaga last year, mababa na rin siya but nag-i-increase siya from March to April. Ang average price ng sibuyas sa NCR ay 90 pesos at 30 centavos, habang sa labas ng NCR nasa 126 pesos kada kilo. Sabi ni Mapa, wala namang nakikitang pagbaba sa volume ng sibuyas. Nakaambag din sa pagbilis ng food inflation ang isda tulad ng galunggong, gayon din ang cereal products at bigas. Nagkaroon man ng pagtaas ng presyo sa regular milled rice, bumaba naman ang well-milled pati ang special rice. Dito naman sa atin ang aming pag-calculate yung inflation rate of the of rice will be elevated, depende sa production, local production and then yung ating supply from the world market. Definitely ma-effect yung El Nino sa lahat ng agricultural products natin. Ikalawang dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation ang transportasyon na umabot sa 2.6% dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Sa 13 commodity groups, 3 ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng inflation nitong Abril: pagkain, transportasyon at information and communication. Sa NCR, bumaba ang presyo ng karneng baboy at piling mga seafood tulad ng tilapia. Bumagal din naman ang pagtaas ng presyo ng arena, tinapay, bakery at pasta products. Sa labas naman ng NCR, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang delata at frozen food. Ayon sa NEDA, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang epekto ng El Nino at global disruption sa food supply ng bansa. Soo Jin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.